Welcome po again dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Ito po ulit ang inyong admin upang magbigay sa inyo ng panibagong information na maaari pong makatulong sa inyong pamumuhay dito po sa Japan. Ang topic ko sa video na ito ay tungkol po sa pagbago ng inyong health insurance kapag dumating nyo po ang mga cases na hindi nyo po maiiwasan. Tulad po ng mga nabanggit ko na sa mga nauna ko pong video about health insurance topic po, merong dalawang type ng health insurance na mostly na ginagamit nating mga foreigner dito po sa Japan. Ito ay yung tinatawag nilang Kosei Kenkohoken or Worker Health Insurance at ang isa pa ay ang Kukumin Kenkohoken or National Health Insurance po. Hindi pwede magamit nyo ito ng pareho at the same time po, so isa lamang ang dapat nyong magamit, so balit possible po na baguhin nyo ito kapag dumating ang mga cases na dapat nyong isagawa talaga. So kung nais nyong malaman kung paano ipabago ang inyong health insurance from a worker health insurance po to national health insurance and vice versa, then panoorin nyo po ang video nito at pakinggan po ang explanation hanggang sa dulo upang lubusan nyo pong maunawaan. Again, for transparency ng mga information na gusto ko pong share sa inyo dito, ang mga ito po ay galing sa official website ng Japan Health Insurance Association at ang iba naman po ay galing sa website ng ilang local municipality dito po sa Japan. So, let's start the discussion ng main topic natin sa video nito. So, ulitin ko lamang po, kung kayo ay natanggal sa work or nag-retire na at wala kayong planong lumipat nga sa ibang company, ang inyong ginagamit na Kosei Kenkohoken or yung worker health insurance ay hindi nyo na rin pwedeng magamit at need nyo pong mag-apply ng Kukumin Kenkohoken or National Health Insurance po. Pareho din po kung ang gamit nyo naman ay Kukumin Kenkohoken dahil self-employed kayo or freelancer at kayo ay mag-work sa mga company bilang employee po nila, then need nyo ding baguhin ang gamit nyong Kukumin Kenkohoken sa Kosei Kenkohoken na yung makukuha nyo mismo doon sa employer ninyo. So kung paano ito gawin, ito po yung gusto ko nga pong i-discuss sa video nito. So first, bago po pumunta tayo sa main topic natin kung paano baguhin yung health insurance na atin na ginagamit po, yung pinaka-procedure, tandaan nyo po itong mga mahalagang rules or golden rule po in changing your health insurance po. So sa pagbago ng inyong health insurance na gamit po ninyo sa ngayon dito sa Japan, lagi nyo itong tandaan ng mga sumusunod na rules po. So number one, hindi po automatic na mababago ang inyong gamit na Kenkohoken. So, ibig sabihin po nito, so kung halimbawa ang gamit nyo po ngayon ay Kosei Kenkohoken na galing nga po sa employer nyo at nag-stop po kayo, so hindi po yan automatic na mababago sa Kukumin Kenkohoken. Kailangan nyo pong i-process po pa po yan para po maging legit member po kayo ng Kukumin Kenkohoken or National Health Insurance po. Okay? Then number 2, so continuation po ng number 1, need niyo pong ipaalam at i-apply po o i-report po ito sa mga kinaukulan. So tulad nga po ng nasabi ko kanina sa number 1, kung kayo po ay Kosei Kenkohoken at plano niyo pong maging Kukumin Kenkohoken or National Health Insurance na member po, so need niyo pong i-report 'yan sa local municipality kung saan po kayo nakatira dito sa Japan. So same din kung halimbawa Kukumin Kenkohoken po kayo at need nyo pong ipaalis na yung gamit yung health insurance ka ngayon dahil papasok na po kayo sa Kaihoken ng inyong bagong employer, then need nyo rin pong ipaalam yan sa kanila. Okay? So yan po yung important nung number 2. Then number 3, so ang pag-apply at reporting ng mga bagong health insurance po na dapat yung gawin ay dapat yung isagawa within 14 days. So, ang ibig sabihin po nito, so halimbawa, Kosei Kenkohoken kayo at kayo po ay nag-retire or nag-resign na po kayo sa dati yung company or employer po. So, within 14 days, at dati yung nga, nag-stop na yung trabaho ninyo, dapat pong mag-report agad kayo sa local municipality para po makapag-apply kayo ng bagong health insurance, yung Kukumin Kenkohoken nga po. So, tandaan nyo po ito, yung allowed limit or limit days lang po is within 14 days. Okay? So, kailangan po itong sundin ang period nito dahil kapag halimbawa,
At the time na nag-resign kayo sa work, ibig sabihin nun, wala na rin po kayong health insurance. Then on the following day, halimbawa may nangyari sa inyo at wala kayong ginawang procedure or any step para po magkaroon kayo ng panibagong health insurance, then lahat po ng bayarin niyan ay maaaring sagutin niyo 100% at wala po kayong makukuha ng anumang financial support from your previous health insurance at sa Japan government po. Okay? So, dapat niyo pong tandaan itong within 14 days na rules po nila. Okay? So, next po, let's go naman po sa pinaka-main topic natin is yung pagbago mismo ng health insurance po natin. So, number one po is yung changing your health insurance from Kosei Kenkoken or worker health insurance to Kukumin Kenkoken or national health insurance nga po. Okay? So, ito po yung tandaan nyo. Kung alis na kayo sa work nga po at walang planong lumipat sa ibang company dahil gusto nyo na po maging self-employed, freelancer o talagang retire na kayo, then need nyo po mag-apply ng Kukumin Kenkoken National Health Insurance po dito sa Japan para patuloy na magkaroon po kayo ng health insurance na magagamit po. Okay? Dahil nga po kapag wala kayong health insurance at kapag mayroong nangyaring any emergency, ay talagang malaking problema po niyan dahil malaki po yung magiging bayarin nyo sa mga medical expenses na maaari po mangyari. Okay? Then, para po makapag-apply kayo nitong Kukumin Kenkoken, pumunta lamang po kayo sa local municipality or sa city hall kung saan po kayo nakatira dito sa Japan. Doon po ninyo kailangang i-process po yan para po makapag-apply kayo. Okay? Then, next po, para naman po sa mga requirements na dapat nyo pong ipasa o ihanda para po makapag-apply kayo ng Kukumin Kenkoken or National Health Insurance sa inyong city hall or local municipality nga po. So, ito yung mga dapat nyo ihandang mga documents. Okay? So, number one po, so actually, reminder lamang po na ang mga list na ito ay depende po sa mga local municipality. So, para makasigurado po kayo, pumunta po kayo diretso sa, personally po kayong pumunta sa mga city hall or local municipality nga po sa lugar ninyo at doon po kayo mag-inquire para sa complete list ng mga documents na dapat nyo pong handa. Itong nakasulat po dito is binasi ko lamang po sa ilang local municipality sa official website nila na aming pong nakita. Okay? So, number one document na dapat nyo daw pong ihanda is any document na nagpapatunay nga po na yung nga, nag-resign na po kayo sa dating yung trabaho or any document na nagpapatunay na na-stop na nga po yung health insurance nyo dun sa employer nyo po dati. So, ang mga document nito ay maaaring tinatawag nilang Kenkoken Shikaku Soshitsu Shomeisho or yung Certificate of Losing a Qualification for Health Insurance daw po. Okay? Then also, pwede din po yung Taishoku Shomeisho or Rishokoyo po na yung ibig sabihin po nito is resignation letter po. Okay? So, yan po yung number one. Then number two is yung My Number Card. So, itong My Number Card, so I think narinig nyo na rin po ito dito sa Japan. So, marami na rin po kami na i-post na information tungkol dito sa Facebook page po namin. So, kung meron na po kayong My Number Card, so yan po yung dapat nyo pang ipakita. So, sa mga wala pong My Number Card, so maybe any personal identification card. So, para sa ating mga foreigner, yung residence card nyo ay puwaring maging yun po yung dapat nyo ipakita sa inyong local municipality. Okay? So, yan po ang rules and step at mga kailangan documents para po mabago ang inyong health insurance na ginagamit from Kosei Kenkoken or Worker Health Insurance to Kukumin Kenkoken or National Health Insurance po. Okay? Then, next po is changing naman your health insurance from Kukumin Kenkoken to Kosei Kenkoken naman. So, ibig sabihin from National Health Insurance to Worker Health Insurance naman po. So, kung ang gamit nyo nga po is yung health insurance na Kukumin Kenkoken, National Health Insurance, at nakakita na kayo ng bagong work sa isang company or isang employer at meron silang Kosei Kenkoken, nasakop po ng Shikaken, then need nyo pong ipahinto ang gamit yung health insurance sa ngayon. Okay? So, ito po ay para nga po sa mga merong Kukumin Kenkoken at nakakita ng bagong trabaho sa company po. So, para po
Para po mapahinto ninyo ang gamit nyo pong Kenko, Kokomin Kenko Ken, pumunta lamang din po kayo sa inyong local municipality para po kung saan kayo nakatira dito sa Japan para po mapahinto ninyo yung gamit nyong health insurance na ngayon na galing po sa kanila. Okay? So para sa mga kailangang documents or requirements po na dapat nyong ipakita sa inyong local municipality para mapastop nyo na po yung Kokomin Kenko Ken ninyo, is ihanda nyo po itong mga sumusunod daw na document. So number one is yung Kosei Kenko Ken card. So kung meron na kayong yung employer nyo, meron na binigay sa inyong worker health insurance card. So yun po yung siguro pwede nyong ipakita. Kung wala pa po, so mag-request po kayo sa inyong employer po na any certificate na nagpapatunay ng membership nyo sa worker health insurance po. Okay? Then number two is yung gamit nyo pong Kokomin Kenko Ken card. So kinakailangan isaulin nyo po yan. So dapat nadalhin nyo po at isurrender sa inyong local municipality. Then number three and number four is my number card kung meron po kayo. Kung wala naman po, any personal identification card katulad nga po ng residence card natin at saka or passport po. So yan po yung maaaring maipakita po ninyo. Okay? So ulitin ko po dito sa Kokomin Kenko Ken. So kapag kayo po ay hindi nyo in-report yan na gusto niyo na pong ipahinto, maaaring magpatuloy po kayong magbayad sa inyong contribution dahil maaaring singilin pa rin kayo ng inyong local municipality dahil hindi po nila alam na yung may trabaho na pala kayo, so balit hindi nyo inireport sa kanila na gusto nyo na palang ipahinto yung ginagamit nyo pong Kokomin Kenko Ken or National Health Insurance. So ang importante po dito, tandaan po natin na kapag meron na tayong Kosei Kenko Ken or Worker Health Insurance, need po nating ipa-report at ipahinto yung ginagamit nating Kokomin Kenko Ken para po hindi na po na, nila tayo singilin at magdoble po yung binabayaran natin. Okay? So that's it po. I hope na naging aware na kayo kung ano ang dapat nyo gawin in case na gusto nyo pong baguhin ang inyong gamit na health insurance po dito sa Japan. So share this video po to your friends if you want and don't forget to subscribe. And again, maraming pong salamat sa inyong support at pag-follow po dito sa YouTube channel ng Malago Forum.